Hello guys, welcome to Psychology of Freedom. Typing episode ulit tayo. It's been a long time. So yan, ang nag-request si Promise Miss, ni-request niya SB19. So previously na type na natin si Ken Susan. So i-next naman natin yung leader nila which is si Pablo. So ayan, syempre paano natin siya i-type? Titignan natin yung cognitive functions niya. FITE user ba siya or TIFE, NESI user ba siya or SENI? Then yung interaction style niya, direct ba siya or informative? Responding ba siya or initiating? Then kung movement ba siya or control? And then yung temperament niya, abstract ba siya or concrete? Affiliative ba siya or pragmatic? And systematic ba siya or interest-based? Then after that, pag na-collect na natin yung mga information na kailangan natin, i-check natin dito through process of elimination kung ano talaga yung personality type niya. So, ayan, let's start with this video. Yung usual po na pattern ko, minsan po kasi mahilig po ako magsulat ng poetry. Tapos lalapatan ko ng melody and then chords. Pero minsan naman po, nauuna yung chords as melody, yun, ganyan. Tapos normally po, pag nakabuo ako ng something, acoustic guitar lang po yung gagamitin ko pag na-compose yung ganda. Papadinig ko po sa kanila, what do you think of this? Papakingin. Tapos magbibigay po sila ng opinion nila, mga ganun. Tapos kung saan pwede improve, syempre po, i-incorporate yung mga naisip din po nila. Parang kind of like systematic. Kasi he's talking about the system of songwriting and creating music. So, yan. 1 point for systematic. Hello, iniisip mo na when you were writing the song, iniisip mo na yung, oh, what would be nice everyone. For yung kasama mo, for everyone. Grupo po kami. Kahit po ako po yung sumusulat, dapat po i-consider ko pa rin yung abilities ng lahat para pag nailabas po namin, maipapakita namin yung best na makakaya ng bawat isa. Gusto ko po kasi mag-shine lahat yung bawat members dun sa kung sa ability nila. So parang pare po yung low voice ni Ken, yung may part po na parang bagay na bagay po sa kanya, pati po yung sa kay Josh, bagay po rin sa kanya kasi po yung medyo playful kasi yung boses ni Josh, nakakaiba. So bagay po sa kanya yung part na yung second verse na rap. Kind of like NE, extroverted intuition. Kasi alam niya yung potential or parang possibility sa voice ng isang member na to, for example. Kung nung sinulat po yung kanta, ang una po nasa isip ng grupo is it's about parang uplifting the spirits of oneself. So parang being proud of who you are, being proud of kung anumang status ang meron ka. Kasi yun nga, katulad ng sinasabi ko lagi, yung kanta na yun, hindi mo maipaproject yung tunay na sarili mo or yung maximum potential mo kung hindi mo mahal yung ginagawa mo or yung sarili mo. So he's talking about the potential of other people, so that's more NE, extroverted intuition. Yung mga mga talent searchers or yung mga managers, most likely they are NE users kasi they are parang finding potential. Kasi yung NE is about possibilities sa future ng ibang tao eh. So, ganyan yung NE, extroverted intuition. Therefore, you need to be proud of self, of yourself para mag-grow ka at ipakita mo yung tunay na galing. Yung watawat po kasi doon, parang metaphor na parang lahat tayo meron tayong sariling flag. Meron tayong sariling flag. What? Parang raise your... Lahat tayo meron tayong sariling flag. So that's abstract. Own flag. Yeah, opo. Mm-hmm. Parang no matter who you are, no matter what you are, parang ayun, you have to be proud of yourself and raise your own flag. Parang ganun po. Raise your own watawat. Isa po sa mga gusto ko po talagang nababasa or nadidinig, yung parang nag-share po yung gustong-gusto, 'di ba? That's more of an introverted intuition, pero kapag if you are talking
on the perspective of gustong ma-experience, gustong mabasa, gustong mapakinggan, gustong marinig. That's more of an SI approach. Ba, introverted sensing. Mga tao, dun sa kung anong effect ng kanta dun sa kanila. Kasi po, as a songwriter, parang sobrang nakakatawa po ng puso whenever people, parang you're able to move people through your music. Yun, di ba? Parang na-inspire sila, parang namamotivate sila, parang nag- When you talk about motivating other people to do something, that's more of extroverted intuition. Isip sila kung ano yung mga bagay-bagay na pwede nilang gawin sa buhay. Ayun po, kasi parang through that... Ano yung mga bagay na pwede nilang gawin sa buhay? Talking about possibilities, that's more of an ME approach. Extroverted intuition. Parang, ako, kami po, SB19, matatapos po kami. Pero yung thought or yung idea mo, nag-live through other people, yun po yung pinaka-biggest fulfillment ko para sa sarili ko po. Talking about what ifs, yung mga ideas mo, it will live through. Parang ganun. That's abstract. Aware siya sa possibilities, sa future, di ba? That's also ME, extroverted intuition. In my heart, before pa ako pumasok ng college, gusto ko na talaga music yung kunin. Pero we don't have the resources to get that kind of yung education. Okay, sige. So he's talking about what he wants. So that's NI. Let's give 1.4 introverted intuition. Aswerte nga ako kasi yung tuition ko nasa 600 lang, 700, 500. Kasi sa State University ako pumasok. Pero ayun, thankfully nakapagtapos ako and then nagtrabaho ako immediately. Tapos yung in my... I did this, I did that. Ito yung na-experience ko or ginawa ko in the past, introverted sensing. My heart, nandun kasi yung parang unfinished business na parang never mo matatakasan hanggat hindi mo sinusubukan or hindi mo pinapursue, hindi mo tinatry na abutin. Tapos nagtatrabaho ako for a year and then yun nga, nakita ko yung show BT na... Nagtrabaho ko, nakita ko, ganito, ganyan, introverted sensing pa rin. Nag-hire sila ng professional performers. Sabi ko kay mama, mama, gusto ko tong subukan. Sige, tapos sabi, sige, subukan mo. Tapos tumating yung point, since flexible naman yung schedule ko sa work, yung training kasi namin noon, 2 p.m. So, kailangan makatapos ako ng 8 hours. May pagka-informative siya. Mga informative kasi ng mga tao, storyteller sila. They keep on informing other people about things. Pero yung mga direct, straight to the point yan eh. Walang masyadong parang side information, ganyan. Kung ano na yung mismong tanong, ganun ang mga direct na tao. Dun sa gusto kong mangyari. They weren't pushy. Yun, kumbaga hindi sila pushy dun sa, hindi, gawin mo yan anak, hindi, gawin mo yan anak, support ako sa'yo. Bale, mas, and more on, sigurado ka ba dyan sa gagawin mo? Ano ka ba dyan? May future ba dyan? Parang ganun yung sinasabi nila sa akin. Tapos focus siya sa journey nung pinagdaanan niya, hindi sa outcome, di ba? Ganyan yung mga movement type. Eh well, I understand kasi nga, mahirap talaga ang buhay. Hanap ka ng pera, hindi mo alam kung saan ka kukuha, pagod na pagod ka, hindi mo alam kung may papupuntahan ba yung pinaghihirapan mo, tama ba yung decision mo, 2 years na, wala ka pang kinikita, wala ka pang napupundar, wala kang naitutulong sa family mo. So, sobrang na-depress ako, kinwestiyon ko yung sarili ko. He's talking about his own past experiences, introverted sensing. So, confirm na yan, NESI user siya. Hanggang kinlose ko yung mundo ko sa lahat ng tao. Si Josh, lagi akong sinachat na. Pero I don't always talk about my faith. And I respect people na hindi rin naniniwala kay Lord, kay God. Pero in my life kasi, he's been so kind to me. Talagang kung wala siya, hindi ako makakapagpatuloy. And talking about faith, faith kasi is more of SI, introverted sensing. Ayun, I'm not perfect, no one's perfect. Marami akong shortcomings, I sin, pero... This is what's true about me, introverted sensing. I mean, introverted thinking.
true or false, talking about the truth. Kaya pag nakarinig kami ng hit, talagang tumatatak talaga sa isipan namin, lalo na siguro kay Stel. Si Stel yung pinaka, alam, naiintindihan namin yung nararamdaman ng bawat isa. So, sana ma-realize din ng mga tao na pare-parehas lang tayo ng gusto sa buhay, na abot natin yung mga pangarap natin, nag-work. Pare-pareho lang tayo ng gusto sa buhay, awareness of what other people want, extroverted intuition. Hard tayo for it. And sana makita na ng tao kung gaano kami naghihirap. Siguro, kung makilala kami, mapakilala natin talaga yung Filipino music, yung OPM sa buong mundo. Ayun lang. Ganun yung nangyari sa akin. Grabe. Wow. Naiyak na. Ako dalis. Check tayo ng ibang interview. Diary na para ring storytelling yung gusto kong form or style ng paggawa ng kanta. Kaya medyo pag sino ba mga storytellers, 'di ba? More of informative land 'yan. Pinakinggan mo siya, parang nagkakwento lang ganun. Who would you say are your influences sa ganung storytelling, ganung style ng pag-rap? Nako, madami po. Pero kung yung pinaka nag-urge po sa akin or talagang yung pinaka trigger, kasi mahilig po ako sa video games. Tapos meron po akong nilalaro na pero yung pinaka nagustuhan ko doon kasi mahilig talaga ako sa ever since talaga yung music scoring ng mga movies, yung cinematic feeling pag may certain mm-hmm. pag may certain scene. Diba sabi niya yung gusto ko, kala mo NI ulit, pero perspective pa rin siya ng introverted sensing of what he wants to experience. Kasi sabi niya, yung pinaka gusto ko doon, yung parang cinematic na feeling. So, yung sensations na nabibigay sa kanya of the game. Tapos, so, SI pa rin yun. Tapos, may background music lang. Pero wala namang ginagawa yung character. Pero nagiging intense yung emotion. Parang nagiging... Very informative. Nagiging intense yung feeling. Doon po talaga yung... nagmula yung idea ko na parang ay ang ganda pag nagsa-storytelling ka, parang as may background music na medyo talagang heavy, dramatic, talagang nagko-contribute talaga para ma-project yung emotion. And dun sa nung medieval times kasi, 'di ba, merong mga tawag dito, yung mga tawag din yun, ganyan ang mga informative na tao, they can go on and on and on about things. Especially if they are comfortable. Gigitara? Bard? Oh, yeah, bard. Yeah, bard. Tapos parang yung history nila, parang tinatry nila isulat, tapos kinakanta nila. Yun yung pinaka, yun yung pinaka idea ko na parang diary ko to, isusulat ko lahat ng feelings ko, tapos parang itatry ko i-rap, pero in a way na parang nagkukwento ako ng buhay ko. Ito yung gusto kong style and form kung paano ko ibibigay or ihatid yung message ko sa mga tao. Yun yung style niya or yung system niya in creating music systematic. Tapos, syempre po, kung artist lang din, syempre J. Cole, NF, ganyan, Eminem, syempre, ganyan yan, hindi yung mawawala. Syempre, kasi sabi, ang tanong sa kanya, di ba, saan mo nakuha yung sino yung mga inspirations mo? So, ang dami niya ng kinuwento, di ba? Ganyan ang mga informative na tao. Sa Philippines, si Sir Glock 9. Ganyan din po, parang sa Lando. Parang yung kung paano niya ikuwento yung Lando. Sabi ko, noong una kong pinakinggan yun, he's talking about na naman his past experience. So, SI again, introverted sensing. Yung kilabot ko, sabi ko, grabe. Yun yung experiences na... Kahit hindi ako matandaan ng tao, basta yung music tsaka yung feeling na naramdaman nila nung pinapakinggan nila yung kahit hindi ako matandaan ng tao, basta maramdaman nila, 'di ba? That's more of extroverted feeling. So parang medyo mababa yung FI niya kasi kahit hindi ako matandaan ng tao, kasi mga FI nga, 'di ba, is all about self-importance, which is mukhang mababa yun sa kanya. Mas importante sa kanya yung ma-feel ng tao, ganyan. Dumadating yung full moon, magka-transform ka into something you're not. Yung tinatry mo, syempre, yung mga tao na naging werewolf, yung cursed by the moon, ayaw na nila na makasakit sila ng tao. So, they try to
you know, try to lock themselves up. Parang ganyan. And pansin nyo, move ng move yung kamay niya, ganyan. Movement type. Kung familiar po kayo sa Vampire Diaries, meron din ganyan scene sa ano, parang kinukulong nila yung sarili nila. Para pag nag-transform sila as a wolf, hindi sila makakapanakit ng tao. Parang ano rin po, parang ako po kasi maraming tao na tao dito, yung impression nila sa akin or I come up as very frank, ganun. Parang very offensive. Parang ganun. Kaya ang mga nagka-come off as offensive, yan yung mga high TI users. TI hero, TI parent, especially TI parent. So, I can see that na pwede siyang TI parent, like yung mga ENTP, kanya kasi NE user siya. Pero let's verify kung TIFE user talaga siya. Yung through the years na nakapagtrabaho ko sa ibang tao, talagang pag kinakausap ko sila, ang tingin nila, ang yabang-yabang ko. Ang tingin nila, ang yabang-yabang ko. More of parang siguro TE critic yan. Pero let's give a point to TE. Ang laki ng ulo ko or something na talagang nakaka-offend ako ng mga tao. When in dahil fact, lang nakaka-offend, it can also be because he is pragmatic. It can be, pero not so sure. Kasi yung mga pragmatic na tao, focus sila kung ano yung nag-work. Hindi sila focus sa pagiging affiliative and hindi maka-offend ng mga tao. Mas priority nila yung if nag-work yung system or nag-work yung project, ganyan-ganyan. While yung mga affiliative naman, parang more on hindi pa rin nang hindi mag-work, basta okay yung environment or hindi sila nakaka-offend ng mga tao, yun yung mas affiliative na approach. Diretso ka magsalita. I'm being truthful or it's parang I'm being truthful, focus on the truth, introverted thinking. Parang kung ano yung nasa isip ko kasi I like to parang sinasabi ko talaga. Pero kung ano yung nasa isip ko, sinasabi ko is more of thinker, introverted thinking. Years since that's not parang pakikisama sa mga tao, that's not how this world works. Parang he learned through his past experiences kasi ganyan yung mga SI users, they learned from their past experiences. While yung mga SE users naman, they learn through the experiences of other people. So that's the difference. Parang tinry ko i-suppress yung mga ideas ko, yung feelings ko towards finilter mo. Finilter ko, parang hindi ko sinabi, kinimkim ko lahat yung mga nararamdaman ko pag sobrang nagagalit ako. Kuwari, let's say sa and he's talking about the journey again nung nangyari sa kanya before, that's movement. Focus on the journey. Sa mga kagrupo ko or sa mga tao sa paligid. Doon talaga nagmula yung lalo na parang he tried to suppress the feelings para hindi ka makapanakit ng tao. Para hindi ka makapanakit ng tao. That's more of extroverted feeling. Caring about what other people would feel. So parang sinacrifice niya yung sarili niya para hindi siya para sa ibang tao. Ganyan yung mga FE users. Priority nila yung ibang tao. Kumbaga, feelings ng ibang tao. Para ma-please mo sila or para walang confrontation, para walang argument. Mm-mm. Para gulo. Aware siya sa mga consequences of what can happen. That's extroverted intuition. Awareness of the consequences. Parang you try to maintain peace. Ayun. Doon nagsimula yung laluna. Kaya may dalawang persona na nag-uusap na parang sigurado ka ba na gagawin natin to? Magiging totoo tayo at sabihin natin lahat? Yun lang yung tanging paraan para maging isa ka. Kumbaga, if he is an ENTP, kasi mga ENTP, they are known for being harsh. Diba? Kasi they are TI parent, introverted thinking parent. Parang they don't care. They're just going to tell you the truth, even if it hurts you or not.
So, ganyan. Pero let's verify. Kasi yung PI parent ng mga ENTP can be inhibited or mapipigilan or masusuppress ng FE child nila. Kasi yung FE child nila can take other people being, ano ba, being hurt or being offended. And also yung introverted sensing, inferior din nila. Kasi nga takot sila about having a bad experience, di ba? So, na-mention niya kanina na para walang argument, ganyan. Para, baka kasi maging ano siya, uncomfortable, ganyan. So, yun yung parang mag-i-inhibit sa introverted thinking parent. Baga mahanap mo yung peace sa sarili mo. Kailangan mong sabihin lahat ng nararamdaman mo. And in order to parang be healthy, you need to speak your mind. You need to tell people what you really feel. Because yun naman talaga yung nag-create ng relationship sa mga tao, eh, di ba? Yung bond. Yung... You need to speak your mind. So, focus pa rin siya sa sa parang thinking niya, introverted thinking. So, yun nga, parang sinabi niya, parang somehow he touched on feelings. But yung feelings, yung negative feelings kasi na yun is napoproduce because of he's suppressing his thoughts, his mind. So, parang ganoon. So, I think convinced na ako dito na PIFE user siya, NESI user. So, he can either be NTP or SFJ Quadra. So, check natin dito ano ba yung interaction style niya, 'di ba? Informative. Di natin nakuha yung responding or initiating, pero it doesn't matter. Kahit naman dalawa lang yung makuha natin dyan. Informative and movement. Ang mga informative movement lang is, ito, pangalawang row. Informative initiating movement. And then sabi natin, NTP, SFJ lang siya. So, tanggal na yung ESFP and tanggal na rin yung ENFP. So, it's a battle between ESFJ and ENTP. Pero sabi natin, abstract siya eh. Abstract talaga siya eh. So, tanggal na rin yung ESFJ kasi they are concrete. Mga ESFJs are concrete while ENTPs are abstract. So, he can only be an ENTP or also known as a visionary. Diba? ENTP. Parang understandable naman na ENTP siya knowing how inventive and innovative he is when it comes to creating songs. Kasi ang mga ENTP, they are known for innovation eh, diba? Sino mga ENTP? Mga real-life ENTP, si Steve Jobs, sino pa ba? Actually, si Jim Carrey, sino pa ba? Si Johnny Depp, Leonardo DiCaprio. Pero kung musician naman, I think parang si ano yata eh, Paul McCartney. And also si Avril Lavigne, ENTP din yun. So, ayan, si Pablo, ano bang apelido ni Pablo? Si Pablo ng SB19 is an ENTP, also known as the visionary. So, ayun lang, kay Promise Miss, thank you for requesting this. Syempre, sa susunod pa, i-type naman natin yung iba pang members ng SB19. So, ayan. Thank you for watching and see you sa next video.